Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo kagandalop. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yo pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aming karumahan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yo pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikyem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, "Wag nating patayin. Wag nating siyang pagbuhatan ng kamay.
ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinugdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at pinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Ito ang Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain natin ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinapagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin. Nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Hesukristo. Pag-ibig sa salibutan ng Diyos ay gayo na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon at sumairin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang tao nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit, sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo. Patayin natin ang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buho na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y ikahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pinaghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pareseyo ang talinhaga ni Jesus. At naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin na sana nila siya. Ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsipo muna tayong lahat. Sa unang Biyernes ho ng buwan ay narito po ulit tayo, no, nagtitipon sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang iba siguro ay may kanya-kanyang hiling kung bakit namamanata. Ang iba siguro dito ay dahan-dahan na nagbibisita iglesia. Pero higit sa lahat, nakatitiyak ho ako na ang karamihan na naririto at sinusuong ho ang init ng araw, ang siksikan dahil gustong magpasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno sa lahat ng biyayang natanggap. At hindi ba ang Diyos pag nagbigay, hindi niya sinasagot mismo yung dasal natin, kundi higit pa ho sa inaasahan natin o pinagdarasal ang ibinibigay at ipinagkakaloob niya sa atin. Kaya ho, laging may pagkakataon na magpasalamat tayo dahil kinikilala natin na ang lahat na meron tayo, lahat ng ibinigay sa atin, ay nagmula sa kabutihang loob ng Diyos sa atin. Amen ho ba? Parang mahina? Ayan, oh, gutom na. Pero sa ating ebanghelyo, may problema. Sa talinhaga na ibinigay ni Jesus, tila yung pinagkalooban, yung pinagkatiwalaan, hindi nagpasalamat, kundi inangkin ang ipinagkatiwala sa kanila.
Marinig ko natin sa Ebanghelyo, no? Pinagkatiwala no may-ari ng ubasan sa mga kasama niya. Pero ang request lang niya, pag panahon ng pitasan, ibibigay ninyo sa akin yung parte ko. Pero kahit yon ipinagkait nila at ayaw nilang ibigay sa nagkaloob sa kanila, sa nagpaalaga sa kanila, sa nagkatiwala sa kanila nung ubasan na iyon. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano na tignan natin paano ba ako tumitingin sa lahat ng biyaya na natatanggap ko. Sinasabi ba natin, Lord, yung mga blessing kong ito, thank you. Deserve ko to eh. Deserve ko to, Lord eh. Dapat ibigay mo talaga sa akin to. Kasi deserve ko yan eh. Sa tingin nyo ba, yun ba ang tamang at mabuti na pagtugon ng isang Kristiyano? Parang yung statement lang na yun, no? Mas malakas pa ho sa tatlong electric pa natin. No, kapit ho kayo, baka tangayin kayo ng lakas ng hangin ng taong ganoon humarap sa Diyos. Imbis na kinikilala niya na yung meron siya ay pinagkaloob sa kanya, lagi niya sinasabi, deserve ko to, Lord. Kaya pag hindi nakuha yung sinasabi niyang deserve ko to, nagtatampo sa Diyos. Nagagalit sa Diyos at naiinggit sa kapwa niya. Kaya maganda paalala sa atin, no, ng panahong ito ng Kwaresma na tignan ang ating buhay at lahat na meron tayo ay kabutihan ng Diyos sa atin. Lalago tayo sa pagpapakumbaba, hindi ng pagmamataas. Kasi kinikilala natin na ang meron tayo ay hindi dahil sa sarili nating kagalingan, hindi dahil deserve natin, kundi kabutihang loob ng Diyos sa atin. Kusang ibinibigay ng Diyos. Buong pusong ibinibigay. Higit pa sa inaasahan at pinagdarasal mo. Hindi dahil deserve, kung hindi kaloob. At iba yung reaksyon na natin pag nakikita natin na ang lahat ng meron tayo ay kaloob, ipinagkatiwala, ibinigay para tayo din po ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa kapwa natin. Sa araw pong ito, Biyernes, sa panahon ng Kwaresma, tayo po ay lumiliban sa pagkain ng karne. Tayo po ay nagsasakripisyo. Para saan yung sakripisyo po natin? Para makatipid ka? Imbis na yung ipangsasandyup mo dahil Biyernes ngayon, magtitipid ka. Century 2 nang maliit ka muna. Para hindi makatipid, kundi yung matitipid mo sana, ayan yung gagamitin mo para ipangtulong sa kapwa mo. Yung sinasabi mo, para sa akin to, sasabihin mo, ililet go ko muna yung para sa akin para maitulong ko naman sa tao na wala. Kaya ang tao na marunong magpakumbaba, yung kinikilala niya siya'y daluyan ng biyaya ng Diyos, ay hindi humaramot at kuripot. Dahil ang pinagkatiwala sa kanyang biyaya, alam niya na daluyan lamang siya nito. Kaya ang tao na kinikilala na siya ay tagapangalaga, siya ay katiwala ng Diyos sa kanyang biyaya, ay bukas din ang palad para maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa iba. Hindi ho tila'y nakahawak at nakakapit na parang ayaw niyang bitawan. Akin to eh. Deserve ko to eh. Binigay sa akin ni Lord to eh. Pero kung gusto natin na maging daluyan ng biyaya ng Diyos, handa nating buksan ang ating mga palad na ang biyaya ng Diyos ay dumaan sa buhay natin. Para sa buhay din natin, tayo din ay nagiging at nagbibigay ng biyaya ng Diyos sa kapwa natin.
Kaya ako, ang tao na kumikilala na siya'y katiwalaan ng Diyos at pinagkatiwalaan ng Diyos, hindi ho takot na maubusan o mawalan. Hindi takot mabawasan. Bakit? Kasi kung sa Diyos siya kumakapit, alam niya na kung siya'y maging daluyan ng Diyos, kahit kailan, hindi siya nawawalan. Ang tao na kumikilala sa Diyos, na ang Diyos ay nagkaloob sa kanya ng lahat, hindi maramot at kuripot sa kapwa niya. Alam niyang daluyan siya ng biyaya ng Diyos. At ang daluyan ng biyaya ng Diyos, kahit kailan ho, hindi nawawalan. Dahil patuloy siyang nagpapakumbaba sa Diyos na kinakapitan niya. At ito po yung imbitasyon sa ating lahat, na patuloy na kumapit sa biyaya ng Diyos. Patuloy na kumapit sa grasya ng Diyos. Na kahit kailan ang Diyos hindi tayo pababayaan, kahit kailan hindi tayo iiwan, kahit kailan ay hindi tayong iniwan na walang wala, ang Diyos ay patuloy na pumapatnubay at pinagkakaloob sa atin higit pa sa inaasahan natin o iniisip natin. Kaya sana din bilang pagtugon natin, no, sa pagpapakumbaba natin sa harap ng Diyos, tayo din ay iunat ang kamay, buksan ang palad para ang daluyan ng biyaya ng Diyos ay dumaan sa buhay natin. Na tayo rin bilang katiwala ng Diyos, bilang katiwala at pinagkatiwalaan ng biyaya niya, ay maging larawan ng biyaya ng Diyos sa kapwa natin. Hindi para lang sa sarili natin, kundi ang biyaya din ng Diyos, ang pinagkakaloob niya sa atin, ay nariyan din para tayo din ay magbigay liwanag at maging daluyan ng biyaya sa lahat. Amen. Magsitayin na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang pinagdinilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating kahilingan sa Diyos Ama. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat.
sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko. Nandulo ako na lagi sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog na iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggipin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O sana sa kaitaan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasabi kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng mga
Hinihiling namin kabihadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Awit pa hilo.
pinsada, matuwid, huwag nawa paituluta, mabigani ng panandalian at huwag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hawahanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag sigwa sa aking kalooban, yung masdan, pahupain ang bukso ng kalungkutan. Yakapin ang buong ipi, yung anak ng mayakap din ang bayan mo, ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilog. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayaan, masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapaya ay pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag ako'y akayin sa daang matuwid, huwag nawang paituluta, mabighani sa panandalian at huwag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilog. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili
lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa-isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na tapin niya. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok na grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 pesos ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pong tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929 o 8244-5609 at 0966-211-2152. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Saman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.